Salamat. Salamat mga kasama sa inyo papapaunlak sa pagpapulong na ito. Nais ko rin mapasalamat sa mabuti nating kasama na si Doroteo Owangco na buong pusong napahintulot sa kanyang kubo ngayon. Alam naman natin ang La Liga Filipina ay bunga ng hinanakit at karaingan ng la solidaridad at ng propaganda. Sa bahaging ito ay paliliwanag sa ating kasama si Pedro Serrano ang mga layunin ng saligang batas ng liga. Ang ating liga ay naglalayo na buhay ng kapuluhan. Bikisin natin bilang isa at nagkakasundong katawan. Adyain ang ating gusto at pangangailangan ng bawat Pilipino. Ipagtanggol ang Pilipino sa karahasan at kawalang hustisya. Himukin ang edukasyon, agraryo at kalakalan. At bilang panghuli ay palaganapin natin ang pagbabago. Maraming salamat, Pedro. Meron ba anumang katanungan? Paano naman natin matutustusan ang bawat gusto at pangangailangan ng liga at ng mga kasapi nito? Magandang tanong yan. Kailangan natin malaman ang bawat miyembro ay magbabayad ng 2 piso sa kanilang pagsanib sa liga at 2 sentimong ambag sa bawat buwan. Maganda yan. Hindi kakayanin na magpatuloy ng anumang samahan kung walang pagugutan na pangailangan at mga kasapi. Iba mukhang labis ang presyo na iyon para sa inyo? Kung kaya nating magbayad ng limpak-limpak na salapi ng buwis para sa mga bangus, kaya din natin para sa kapwa natin Pilipino. Tama ang sinabi ng kasama natin si Faustino Villaruel. Gayong magkasundo na ang lahat ng aspetong yan. Sa bahagi ito ay paliwanag naman sa ating kasama si Juan Zulueta ang mga gampanan ng bawat kasapi ng liga. Ang gagampanin ng bawat kasapi ng liga ay kabilang ngunit hindi lang natapos sa pagtalima sa kataas-taasang konseho ng liga. Pagtuling sa pagpapalawak ng mga kasapi, pagpupitagan sa hatol sa kataas-taasang konseho sa ng liga, pagkakaroon ng simbolikong pangalan ng wika nang hindi maaaring palitan ninuman maliban na lang siya ay maging presidente ng kanyang konseho. Pagsusumbong sa otoridad ng liga, anumang may kinakaman dito sa pagkilos ng ayon sa saan batayan ng pagiging mabuting Pilipino at pagtulong sa lahat ng kasapi sa anumang paraan. Salamat sa papapaliwanag, Juan. At ngayon bilang panghuli ay pakinggan natin ang presidente ng ating liga, ang kasamang Ambrosio Salvador. Salamat kasamang Pepe. Gusto kong ihatid ang aking pasalamat sa inyong lahat sa inyong pagtitiwala sa aking kakayahan. Ipinangako ko na ang ating liga ay magiging masigla at matibay sa aking pamumuno at sa mga sumusunod pang panahon. Umaasa din akong gagampanan ninyo ang lahat ng inasahan sa inyo. Darating ang araw na aalahanin ang lahat ng Pilipino na sa taong ito na itatag ang La Liga Pilipina. Mabuhay ang La Liga! Mabuhay! Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay! Buhay! Por favor, permanecer de pie. Si, General. Su nombre. Jose Patacio Rizal Mercado y Alonso Rialenda. Ah, el Echado! Santarse. Gracias, señor. Bakit ka na pa rito, Jose? Gusto ko lang kamustahin ang kaso ng aking pamilya. Ang aking ama, ang aking mga kapatid. Mukhang mas maganda ang pag-usapan na lang natin ang kinalaman mo kay Bonifacio. Ayon sa kaso mo, Jose, sumulat ka ng mga libro at mga pulito laban sa Espanya at laban sa simbahan. Sinulat mo ang El Filibusterismo bilang pag-alala na 3 traidor ng mga pari, Gomez, Burgos at Zamora. At ang layunin mo sa pagsusulat ay para sirain at ang kabalbanalang Inglesia Katolika Apostolika Romana. Wala ni isa sa mga iyon ang may pruweba din nila. Ang mga akusasyon gaya ng mga yan ay maaaring mangaling
kahit kanino lang. Wala akong kinalaman dyan. Huwag mo na ang paikututin ang ulo namin, Jose. Nos somos idiotas! General, nasasabi ako na totoo! Ano ang kinalaman mo sa pag-aasa at ano ang alam mo kay Bonifacio? Wala! Hindi kami mga tanga, Jose! Wala ako gan... Wala... Wala alam sa mga ito! Nasabat ang mga kulyeto lang sa Ate Lucia mo. Kukunin na yan at itapon kay Kapitan Casinero. Kailangan ko ng patas sa palilitis! Hindi tama ito! Ano pangalan mo? Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Rialonda. Ikaw, Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Rialonda, ay pinapatapon sa dapitan sa kasong pag-uupat ng pag-aaw sa laban sa Espanya at Silva. Ikaw ay mananatili doon sa loob ng 4 na taon sa ilalim ng aking supervision. Naiintindihan mo ba ang hatol na ito? Donde esta, Jose? Si, tengo una carta. Galing ho kay Padre Pastel. Akin nga yan. Pakipirmahan na lang po. Papayag sa mga kondisyong ito para lang makapanirahan ng walang bayan sa kumbento kasama ng mga prayle. Hindi ko babawiin ang mga nasabi ko laban sa relihiyon dahil ang lahat ng iyon ay tama. Aso lang ang kumakain ng sarili niyong iniluwa. Sandali lang, sino yan? Ah, Francisco, ikaw pala, halika dito. Jose! May maganda akong babalita sa iyo, kayo. Oh, kalma lang, Francisco. Ano ba yan? Nanalo tayo sa Bulahan. Ano? Bulahan? Talaga? Magkano? Magkano, Jose. At maghati tayong tatlo at makakuha ng tig sa 6,200. Marami akong pagagamitan ng pera makukuha ko. Ano naman? Ito. Una, bibigay ako ng 2,000 piso sa aking ama. Tapos, 200 naman ang ibibigay ko sa kaibigan ko, si Basa, na nasa Hong Kong. Eh, ang iba? Ito. Ang iba naman ay ikakapital ko sa agrikultura, isang muting paaralan at negosyo dito sa dapitan. O siya, Jose, alis na muna ako at bukas idadaan ko dito ang bahagi mo sa Buluhan. O siya, sige. Huwag mo kalimutan, Francisco, ha? Oo. At, Jose! Oh, bakit? May nakalimutan ka, Francisco? Oh, Padre Sanchez! Halika rito, tuloy ka. Mabuti naman, may panahon ka pa pumunta dito. Lagi naman akong may panahon para sa'yo, Jose. Nabitaan ko sa labas na nanalo ka raw na 6,000. Ah, oo, Padre. Alam ko naman magaling ka magmaneho ng pera. Pero, hindi ako hingi ng balato para kaya nga ako naririto. Maganda yan, Jose. Siya nga pala. Gusto ko nang puntuhin ang pinunta ko dito. Sandali din ako at hindi pwede magtagal. Ano yun, Padre? Jose, naulan ka na ba ng pananampalataya? Magkaiba tayo ng pananampalataya, Padre. Hindi ka na ba nang umpisa, Jose? Padre, hindi magtagal. Ano yun, Padre? Jose, naulan ka na ba ng pananampalataya? Magkaiba tayo ng pananampalataya, Padre. Hindi ka na ba nang umpisa, Jose? Padre, hindi ang pangumpisal ang batayan ng pananampalataya ng isang tao. Isa pa, hindi ko kailangan mangumpisal. Huwag mong sabihin, Jose. Alam kong marami kang mapait na karanasan sa simbahan, pero hindi yan dahilan para labanan ang Santa Iglesia. Nasa simbahan ng kaligtasan, huwag mong kalimutan yan. Oh, usha, sige, Jose, mag-ingat ka lagi. Salamat sa dalawa po, Padre. Magandang hapon sa'yo, Jose. Kamusta ka na? Maayos naman ako. Anong may tutulong ko sa'yo? Ah, pasensya ka na kung nakabala ko sa'yo. Ako si Pablo Mercado, kamag-anak mo ako.
Halika, tuloy ka. Papasisyon mo ng muntiterahan namin. Ano ulit ka mo? Kamag-anak kita? Ah, oo, hindi naman ako siguro maalala. Ako si Pablo Mercado. Ito ay isang batonis na markang PM. Pablo Mercado. At ito ay isang litrato mo. Nakatutuwa naman may kopya ka ng litrato ko. Pero pasensya na, hindi talaga kita maalala. Ipaalala mo nga sa akin kung paano kita naging kamag-anak. Naku, mahabang usapan niya, Jose. Abutin tayo ng siyam-siyam niyan. Siya nga pala. Hirap na hirap akong hanapin ka. Napatapon ka raw dito? Ah, oo. Mukhang kailangan ko manalipili dito mga ilang taon. Nakalulungkot naman malaman niya, Jose. Sa tingin mo, may matutulong ako sa iyo? Mukhang wala naman, pero huwag kang mag-alala. Sasabihin ko sa iyo kung kailanganin ko ng tulong mo. Ah, may naisip ako. Ano kaya't ako na lang magdadala ng mga sulat na papuntang Maynila? Isang kunting tulong ko na lang sa matagal ko nang hindi nakikitang kamag-anak. Maganda ang ideya yan, pero mukhang mas maganda kung ang mga kartero na lang ang maghahatid ng sulat. Naman, syempre. Naku, gagabi na pala. Salamat sa oras mo, Jose. Baka tutuloy na rin ako. Aalis ka na? Gagabihin ka na sa daan. Mas mabuti pa, dito ka na lang palipas ng gabi. Salamat, Jose. Nakakatakot na rin lumabas. Halika, maghanda tayo ng hapunan. I'm afraid your father's case is really a difficult one. If I conduct an operation on his eyes, chances are low for us to recover his eyesight. Nevertheless, and rest assured, I will try my best and will exhaust everything that I can. Thank you, Dr. Rosette. Don't call me Rosette. Don't call me Dr. Rosette. Call me Rosette. Alright. So, I guess you have to come back here on Wednesday so that I can prepare the necessary tools that I will use. Don't worry about your father's condition. Don't worry, Jose. We will be right back on Wednesday. I saw you. I felt strange inside me. See? I made a poem
especially from you. I think I fall in love with you, Josephine. Yes, I know. I feel the same for you, Dr. Rizal. Don't call me Dr. Rizal. Just call me Jose, as if yours. What am I doing? Am I crazy? It's really possible to fall in love with someone whom you just met. Don't be afraid, Josephine. If it is to be, we share the same feeling. Yeah. If it is insanity to love, then I too am insane. I love you, Jose. I love you too, though. And I would love to marry you. Let's marry. Yes, let's have family, Jose. You and me. I will contact a priest as soon as possible. I will marry you now, today. There she is, Father, the love of my life. There she is, Father, the love of my life. Kasi, papabalik ka lang ako. Mabulis dili ka. Nakikilala ko na sa babae niya, gusto mo nag-agad magpakasal? Padre, nagmamahalag kami. Hindi ba yun ang mahalaga ka sa isang kasal, ang pagmamahal? Pagmamahal? Nababaliw ka na kasi, kakikilala ko na sa babaeng yan. Isa pa, hindi ko kayo pwedeng ikasal agad-agad. Dahil kailangan ko pang sumulat sa obispo ng Cebu. At siguradong, hindi rin siya papayag sa mga bagay na ito. Padre, ikasal mo na kami. Padre, ikasal mo na kami. Jose, is there any problem? No, darling, please sweet. I and Father Obak are discussing some matters. Padre, wala akong nakitang mali sa pagmamahalan namin. Kasi wala na akong itutulong pa sa'yo. Kaya, kung magiging... Doesn't the priest want to solemnize our wedding? He told me that our wedding could be a problem. But don't worry, Josephine. Weddings are not important. The important is that we love each other. But other people might say bad things about us. I don't care. What I care is that we live in together and make a family. I love you, Jose. I love you too, Josephine. Today, I promise to you, in the presence of God, that we are husband and wife. Nakikiramay kami sa nangyari sa iyong anak, Jose. Inaasam din namin magkakaroon ka ng anak. Salamat, kasama. Hindi ko rin inaasahan gano'n ang mangyayari. Kung nabuhay sana si Francisco, ay magiging kasinggaling niya ang kanyang ama. Oo nga, at malamang magiging manananggo siya sa ating inang bayan. Salamat sa inyo. O siya, Jose. Tutuloy na kami. Mag-iingat kayo. I know the song that you feel, Josephine. I know how it feels to lose a child. Jose, pagpasensyal na ang pangabala ko. Walang ano man yan, kasama. Ano ba ang may paglilipot ko sa iyo? Isang surat galing kong Gobernador Blanco, Jose. Mukhang pinapayagan ka nila pumunta sa labanan sa Cuba. Nakapagtataka naman. Matagal ko na ipinadala ang sulat sa kanila. Ngayon lang darating ito. Oh, ano ika, Jose? Sulat nga mula sa gobernador. Pinapayagan na akong tumulong sa labanan sa Cuba para hinihilingi sa akin dumaan muna sa Maynila para magbilinan ako sa
papunta ako sa Espanya. Maganda yan, Jose. Nakakatuwa namang isipin na pinagbigyan ka ng gobyerno sa iyong kahilingan. Tama ka, pero kailangan kong iwanan ang dapitan. Napamahal na ako dito, kasama. What is that, Jose? It's a letter from Governor General Blanco, Josephine. He's notifying me that he is accepting my help for the war in Cuba. Sa dapitan, Jose, nang dahil sa iyo, guminhawa at naging maganda ang buhay namin dito. Walang anuman at maraming salamat din. Magandang araw, Jose. Magandang araw din naman sa iyo, kaibigan. Nabataan kong pupunta ka raw sa Espanya upang makatulong sa labanan sa Cuba. Tama ka dyan, kaibigan. Sasakay na sana ako sa Isla de Luzon, ngunit nahuli na ako dahil nakaalis na pala. Kaya naman pala, hinihintay mo ang susunod na steamer, tama ba? Tama, at hindi matatagal at darating na ang Kastila. Doon ako sasakay. Mabuti, hinihiling ko ang kaligtasan na iyong paglalakbay. Salamat. Oh, Jose, nabalitaan mo na ba ang pangyayari sa ating bayan? Mukhang nahuli na ako sa mga pangyayari dito, kaibigan. Maaari mo bang ikwento sa akin? Nalaman ng mga prele ang pagtatapon ng miyembro ng Katipunan sa pamahala ng Espanya dito sa ating Pilipinas. Dahil doon, naguguluhan ang mga Kastilang opisyal. May mga pag-aasa na bang sumiklab? Pumutok na ang paghihimagsikan sa iba't ibang probinsya, kagaya lamang ng Batangas, Cavite, Laguna, Pampanga, Nueva Ecija at Tarlac. Nalulungkot ako malaman yan, kaibigan. Nalulungkot? Diba dapat kang matuwa? Dahil kumilos na ang mga Pilipino laban sa mga Kastila upang bawihin ang ating kalayaan. Huwag mong isipin na hindi ko nais ang kalayaan. Ibumang may layang lumipad, kulungin mo at iiyak. Ngunit sa tingin ko'y hindi pa tayo handa. Ano ang laban ng sumpit at bolo sa malalakas ng mga armas ng mga Kastila? Dadanak lang ang dugo at madadamay ang mga inosenteng mga Pilipino at mga Kastila. Jose! Jose! Nabalitaan namin may planong dadakpin ka bago ka makarating sa Barcelona. Tumakas ka na, Jose, habang may pagkakataon pa. Nangako ako kay Gobernador General Blanco na pupunta ako sa Barcelona at tutulong ako sa labanan sa Cuba bilang isang manggagamot. Hindi ko pwedeng baliin ang pangako. Jose, wala magawa ang tapang mo. Kung gusto mong mabuhay ng mahaba, tumago ka at magtago sa isang lugar. Hindi pwedeng gawin yun. Meron akong palabra de honor at prinsipyo na kailangan kong gawaan. Eres, Jose, Protasio, Mercado, Rizal. Eres, Jose, Protasio, Mercado, Rizal. Si, kaya sa necesitas? Inaaresto ka namin gamit na kapangyarihan pagkanaloob sa amin ni Gobernador General Blanco. Sa anong dahilan ako arestuin? Sumama ka na lang. Sige, dapin siya. Saan niyo ako dadalhin? Ididitinig ka muna namin sa SOTA. Doon ka manatili hanggang makarinig kami mula sa... Ayan, Blanco. Jose, Protasio, Rizal, Mercado, ito na ang huling araw ng iyong paglilitis sa kasong pangungupad ng himagsikan laban sa Espanya. Babasahin sa iyo bilang bahagi niyang karapatan ang mga ebidensya laban sa iyo. Narito ang mga unang ebidensya laban kay Jose Rizal. Una, sumulat si Antonio Luna kay Mariano Ponce na nagpapatunay ng iyong koneksyon laban sa kampanya para sa reforma sa Espanya. Pangalawa, sumulat ka sa iyong pamilya na nagsasabi mabuti ang pagpapatapon dahil hinihikayat ito ang mga tao upang maghimagsik. Pangatlo, sumulat si Marcelo del Pilar kay Leonardo Arellano na nagpapatunay na ay kinalaman ka sa propaganda sa Espanya. Pangapat, sumulat ka ng isang tulang pinamagatang undiman na mapanghikayat ng himagsikan. Panglima, sumulat si Carlos Oliver na hindi matukoy na isang tao na naglalarawan sa iyo bilang isang taong magpapalaya sa Pilipinas. Pang-anim, isang dokumentong masunika na nagpapatunay sa iyong mapanghimagsik na serbisyo. Pang-pito, isang sulat na pinirmahang limasala na nagsasaad na ikaw ay naghahanda ng isang lugar na maaaring tuluyan ng mga lumalaban sa Espanya. Ngayong narinig na ang lahat ng ebidensya laban sa iyo, bibigyan ang pagkakataon ng iyong manananggol upang
upang ibisita ang inyong huling pensa. Ako po si Luis Pagil de Andrade, ang manananggol ng sasakyal. Jose Potasio Rizal Mercado y Alonso Rialunga. Sa maraming taon, ang pangalan Rizal ay naging simbolo ng hindi pagbilang ng reliyon. Siya rin ay naging simbolo ng mga karengan ng mga tao at ngayon ay nabibinbin siya sa panganib ng kamatayan. Ano ba ang naging kasalanan niya? Sabi ba siya sa harapan ng madla ng pagkamuhi o paglaban sa Espanya? Nadeklara ba siya sa madla na hihiwala ng sarili niya sa nahimik ng Espanya? Nadeklara ba niya sa harapan ng sibahan at ng Espanya na lumaban siya sa kapangyarihan ng mga ito? Hindi. Kaya naman, pinapanganalangin ko sa harapan ng kapanggalangan ng puting ito na bigyan ng kapatawaran sa kung ano ang pagkakamaling na gawa niya. Gracias, Abogado Luis Samuel de Andrade. Ngayon naman ay binibigyan ng pagkakataon ang nasasaktan upang magbigay ng kanyang depensa. Napaitapon ako sa dapitan ng tili doon ng 4 taon. Sa buong pananatili ko, wala akong ibang iniisip kundi ang kalagayan ng aking pamilya at ang ikabubuti ng aking bayan. Pinabuti ko ang pananatili ko sa dapitan at sinikap ko maging produktibo ang pananatili ko doon. Nalaman sa pamamagitan ng sulat ng aking kaibigan ni si Ferdinand Blumentritt na kailangan ng Espanya ang isang doktor na tutulong sa Cuba upang gumamot ng biktima ng digmaan. Dali-dali ako sumulat sa Gobernador General para iabot ang makakaya ko, ngunit ito ang nakuha kong kapalit. Nakakalungkot isipin na ang mga tao sumamantala ng katahimikan ko sa dapitan at ginamit ang aking pagkawala para idiin ako. Ngayon ay nadidiin ako sa loob ng konti ito dahil mga paratang, mga kasalanan na pinupuko sa akin. Isa lang ang alam kong nagawa kong kasalanan. Minahal ko ang sarili kong bayan. Ay napatunayang nagkasala sa harap ng korteng ito dahil sa iyong pangungupat ng imagsikan laban sa Espanya. Ikaw ay pinapatawa ng kamatayan.